Magandang gabi po sa inyong lahat, Alexander Lexter Juice. Nagbabalik, punta tayo ngayong gabi sa usaping may pagka-pornography ng kanta ni Tony Fowler na MPL. Kanina lang ay pinag-warningan itong si Tony Fowler ng MTRCB Chairperson Lala Soto. To stop dragging the MTRCB from her MPL music video, which is posted in an online platform. Ang MTRCB, or Movie and Television Review and Classification Board, ay nagbahayag ng kanilang pag-warning sa naturang influencer after ang social media star clarified that nung ikinlaro ito ni Tony Fowler na ang MPL music video niya was actually restricted and not intended for a universal audience. Somebody who was part of the video had that the video was rated as PG, strictly parental guidance. They should refrain from saying that because the SPG belongs to the classification system of the MTRCB. And it never went through the MTRCB. Yun ang sinabi ni Soto Antonio sa mga mambabalita. Had it gone through the MTRCB, it would never received an SPG. We would have given that an X rating, she added, reiterating its post raised in a statement released Wednesday. Sinabi ng board na also it is reminding the public that they may use the report or they can report or flag option on YouTube and other online platforms to flag or report content they deem inappropriate or offensive to their sensitivities. Kaya kung inaayawan nyo ang MPL music video ni Tony Fowler na talagang nakakaloka. Na curious ako, pinanood ko, ang sabi ko, grabe. Grabe naman ang music video na ito, bay. Buti naman napapayag niya yung mga babae na buntis, halos maghubad na, pakita ng puwet. May babae naka one piece, pinainikutan ng mga lalaki sa mesa. Nako, nag dirty finger pa, like dinilaan yung kanyang finger, di ba? Dirty yun. Aw, grabe siya. Nako, niyakap pa nila at pinraise. Ano yun? Grabe naman. May pagka iba din ang tako ng isip ng mga babaeng ito. Sabi, meanwhile, Fowler also clarified in the same post that she did not force ex-breezy babe Papi, who is currently pregnant, to drink alcohol in the video. Actually, nag-post na rin si Papi tungkol dito, yung kasama ko sa bahay, kasi ang daming nagsasabi na bakit ganun, naturing ang buntis, pinainom ko ng alak. Ako. Kahit ano pang sabihin mo, MPL, Tony Fowler, nasa bar kayo, nandun ang buntis, it's the same way. Buntis kang naturingan, babar ka pa. Wait, tignan mo naman yung damit ng buntis na yun. Halos hubad na. Tony Fowler stated that they replaced the contents of tequila bottles with juice of the same color. Wala pa rin. Sa tingin ng bata, hindi nila maintindihan yun, guys. Kasi malay ba ng mga bata, yung tequila bottles na yun ay laman juice? Hindi naman ganun siguro mag-advance mag-isip ang mga bata. Akala nila, okay lang mag-inom ang buntis. Okay lang mag-bar ang buntis. Okay lang mag-ganun ang actuation sa buntis. Pinakita na lahat ang dede. Nux! Naku, Lord! Nilaro lang po nila yung juice and yung tubig para magkakulay. Hindi po gagawin na isama ang isang buntis na tao at painumin po ng alak para lang sa music video ko. It's the same way. Nabubuhan ka na yata, Tony Fowler, sa mga tao.
Nandun na ang buntis na sa bar na kayo, ginawa mo yung kalaswaan ng music video mo. Ano pa ang tawag doon? O di ba? Narito siya sa kanyang statement. Basta ang alam ko, at alam niyo ba ang sinabi ni Miss Tony Fowler? Kung ayaw niyo sa akin, huwag kayong mag-subscribe ng aking channel. Hindi niya naisip po ito, ang ganda-ganda ng kanyang baby girl. Is this responsible parenting? And then, you are a mother and you're showing this kind of music video to the world. And then as if you don't care at all if you have a daughter. Is this some kind of a mother heart saying this to all the people of the Philippines? Because impossible hindi mabasa ng mga Pilipino ang sinabi niya at ang katagang inilabas ng kanyang bunganga. Don't watch it if you don't like it. Do you think if I were you? Makita ng mga anak ang ganito kaklaseng kalaswaan sa music video. Nako, dede na, pinakita, puwit pa. May mga ari pa ng lalaki na naglalakad at nagtatakbo sa mesa. At kung ginawa pang dekorasyon ng katawan niya ang ari ng lalaki, ano yun? Grabe, bay. Oh, sige na. Nagkagulo po kasi nung dumating po kami, kaya nahirapan po talaga kami na i-control po yung tao. Nakarating ang insidente sa tanggapan ng Quezon City Task Force Disciplinar. Ayon kay Kagawad Noriel Verano, pagdating pa lang nila ay pinaalis na nila ang fans na nasa kalye, saka sila umakyat sa gusali. Nakita namin sa taas, maraming tao, so wala silang social distancing. So parang may mga binibiling goods yung mga tao. Bawal po talaga na yun, lalo yung social gathering. Dahil hindi agad umalis sa mga tao, napilitan ng mga otoridad na tikitan ang dumalo kabilang ang Fowler Sisters. Ang pagkukulang po kasi namin na nangyari na gusto po namin i-admit, hindi po kami nakipag-unayan sa barangay. Gusto lang po namin din mag-explain at humingi ng public apology at maging pangit na halimbawa para hindi po gayahin ng ibang social media artist. Ang masasabi ko sa music video na yan, disapprove ako dyan. Sa mga kapareha kong nanay, mga magulang, mga babae na may dignidad sa katawan, naku, pag-isipan nyo anong gagawin nyo sa music video na yan at sa mga behind the scene music video ni Tony Fowler na talagang nakakaloka para sa mga kabataan. Hindi siya magandang influence at napakapangit po sa mga imahe ng mga babae. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para maging ganyan. Diyos ko, nakakaloka. But then yes, Alexander Lexo Jules, I'll see you for more later. Ito sa akin channel, Alexander Lexo Jules. Magandang gabi. Cut.